Hello guys! So, kamusta kayo? So, kakatapos ko lang mag-record ng cues. Uminom lang ako ng tubig. Excuse me. So, why not record about stocks, which is yun yung kasunod ng tutorial video. Yeah, so, yun. So, let's do this. So, ang stocks guys is stocks. Kunwari, parang nagugas kayo ng pinggan, di ba? Nagugas kayo ng pinggan. Yung unang pinggan na sabunan nyo na, lalagay nyo dyan, yun. May pangalawa, parang nagpo-form siya ng stocks, di ba? So, pasensyanan nyo na yung mga manok na nag-talk-talk dito, tsaka yung TV, kasi nandito ako sa kusina namin, sinarahan ko lang yung pinto. So, yun, as I was saying, ganun lang yung concept ng stocks na parang nagugas ka ng pinggan, then parang pa-pile up siya. So, alam nyo naman ng stocks, di ba? Parang very common naman. So, for example, let's make a simple demonstration about stocks. For example, etong, this is ball number one. Ang cute, di ba? Sensya nyo na. So, this is ball number one, ball number two, three, and four. So, since na ano, so, the rule lang for stocks is LIFO. LIFO. It is last in, meaning, yung last mong in-insert sa stock, first out, yun rin yung una mong aalisin. Kasi, hindi mo naman pwedeng alisin yung una mong linagay. Kasi, nandito yun sa ibaba, sa baba. Diba, alam nga, paano mo yun aalisin? Kung usapang pilosopo sa pinggan, siyempre, kaya mong alisin yun. Pero, usapang ano tayo, computer science, ganyan. So, usapang logic and ano. So, siyempre, hindi mo naman maalis yung nasa baba kasi may mga nakaharang sa kanya. This yun naman, di ba? So, last in, first out. So, kunwari si ball number one, ilagay ko sa stack. Ay, naku, tumiko siya. So, since dito siya, what the hell? So, this is ball number one. Then, si ball number two, cross out ko, meaning wala na yan. So, ball number two, i-insert natin sa stack. Then, ganito na siya. So, yun na guys, medyo na kasi yung mouse eh. So, ganyan. Then, ball number 3, lalagay natin sa stack. So, imagine na lang kung paano siya dinalagay. What the hell? Then, ball number 3. Ang cute! Then, last but not the least is ball number 4. So, ball number 4, ganyan. So, last in, first out. So, sino ba yung last natin na linagay? It was ball number 4. So, ganoon lang naman. So, there's one thing we call the push and the pop in stocks. So, push and pop, yun na nga yun. Yun sinasabi. And the push lang naman guys is yung nag-i-insert. Parang ganito yung binawa natin, yung pinush natin si number 1. Nandito na siya. Then number 2, ayan na, nagpo-push. Parang it's like inserting it sa stocks. Then pop. Pop means, kumbaga, kumbaga mag-delete ka lang or may aalisin ka. Parang sa queues na NQ at saka DQ, yung NQ at saka DQ, push and pop dito sa stocks. So, meaning, pag nag-pop tayo, alin ang maaalis? Again, the rule is LIFO. Last in, first out. Sino yung last natin nilagay? It was number 4. So, siya yung unang aalis. So, wala na siya dyan. Wala si number 4. So, kunwari, nag-pop siya. So, ganun lang. And then, pag-pop tayo ulit, so, meaning, sino yung nasa taas na? Si number 3. So, alis dyan, then pop, then hanggang sunod. So, yun lang naman guys. Basic lang naman. Parang hindi ko na kailangan explain na. Parang guess nyo lang kasi, as I said, life experience, real life experience lang naman ng stocks, di ba? So, really don't need. So, ayan. Pero at least, sinasabi ko. So, again, eto, may code ako dito. Again, hindi ko na yung i-explain ko isa-isa then habang sinusulat ko kasi mag-aabot tayo na ng isang oras labi. So, pang-ilabang minutes na ba? 4 minutes pa lang, oh. So, yun. So, eto lang naman, guys. Push and pop. So, parang ganito. Parang sa stocks and queues lang naman to. So, ganito. Let's run the program kung ano. Again, if you want, the purpose na pinapakita ko sa inyo to and last time sa queues is, malay nyo,
And I'm giving this to you kung gusto niyo to. Kasi malay niyo magamit niyo to. So, wala lang. Makatulong na ako. So, kunwari, as I've said, panag-push tayo. Push. Meaning, push tayo sa stocks. Enter an integer to push. 100. Gusto kong i-push sa stock is 100. So, meron tayong element sa stock natin is 100. Then, magpupush tayo mga hanggang 4 na element. So, push ulit tayo. Excuse me. 200. Ganyan, di ba? So, 200 is nasa taas na. Di ba? Kasi parang yung itsura niya is stocks. Kasi 100 yung nasa baba. Kasi yan yung una natin na linagay, di ba? Parang you can imagine it, guys. Imagine nyo. Di ba? Then, push tayo. 300. Di ba? Ito na yung nasa taas kasi yun na nga. You can imagine it parang stock. Ano, linalagay natin. So, 400. Di ba? So, nasa taas yung 400 kasi parang nagpa-pile up siya, guys. Parang, kumbaga, nagpa-pile up. Stacks nga. Kaya nga, stacks. So, panag-pop tayo, again, the rule is LIFO. Last in, first out. So, ano ba yung una na, I mean, yung last natin na pinush? Tama. It was 400. So, panag-pop tayo, tingnan nyo. Boom. Diba? The element popped was 400. So, ganito na yung itsura ng stacks niya. So, yung kasunod ng 400 was 300. So, pag pinap natin, so, alin ang mahali? Siyempre, yung 300 kasi yun yung nasa taas, di ba? So, pop, then 200, then pop ulit, then wala na yung 200. I mean, 300 pa rin yung una, then. So, pag nag-push tayo, maglalagay ulit tayo. So, maglagay tayo ng 600. Saan malalagay yung 600? Sa baba or sa taas ng 100? Siyempre, sa taas. Diba? So, kasi nga, stocks nga, guys. Naintindihan niyo ba ako? So, stocks nga. So, pag nag-pop tayo, siyempre, maalis yung 600 kasi siya yung nasa taas. Kaya nga, stocks. Then, pop. Then, wala na tayong, ano, pag nag-pop tayo, array is empty, underflow. As I've said, in-explain ko na about sa underflow and overflow. Underflow is just means na you are popping or deleting an element sa empty array. Eh, wala ka naman i-delete kasi nga empty. Then, overflow means na you are trying to insert or push an element na puno na. So, wala nang space, kumbaga. So, ganun lang naman, guys. So, this na ang basic steps about stacks. So, again, real life experience, stacks. Siyempre, iaalis mo yung nasa pinakataas kasi hindi mo naman pwedeng ialis yung nasa baba kasi paano mo yung gagawin? Kung usapang pilosopo nga, yun na yung sinasabi ko. So, pero usapang comsci tayo. So, or IT. So, brief explanation lang about the code. So, this means na guys, ito yung mga variables. Then, ito yung mga labels, printf. Then, while choice is not equal to 3, maglulup yung buong switch case kasi number 3 is the exit station. So, kung mag-exit yung program. Then, number 1 is push. So, case 1, isi-check ito na yung, ano, if I is greater than 10, meaning, ito lang naman yung counter na bumibilang na kung ano yan, kung mag-overflow siya. Meaning, ito kasi, nilagay ko kasi is hanggang ay ang greater, pag nag-greater than 10 na siya, is bawal na mag-push. Kumbaga, yun ang limit. So, yung condition na ano, then eto, once na wala, okay, then mag-push siya. Eto, this is the code for pushing. So, ano naman guys, try nyo itong manu-manuin, try to study the code. So, ano nyo guys, alam nyo na ito, so printf, arrays, di ba? Taught you arrays na. So, matatagalan kasi tayo guys if isa-isayin ko pa yan eh. Kung i-explain. So, baka hindi niyo pa ako maintindihan. So, yun lang naman guys. So, eto, if I is equal to negative 1, meaning, this just means na pag magpa-pop, I mean, pag magpa-pop ka na, so, kasi the array index bagay is 0. So, meaning, pag nag less than pa dun sa 0, syempre, automatic, nag-pop ka pa, less than na sa 0. So, meaning, wala ka na naman na
i-delete na or ipop-up sa stocks mo. So meaning underflow, array is already empty. So this is the code for popping. So ang code lang naman to is ito, the popping, parang umusog-usog lang naman. So I recommend yung guys to try yung imano-mano sa papel. So para sa akin mas maiintindihan niyo 'yan. So konting tiga lang guys, ganun lang ang ginawa ko. At least in-explain ko lang sa inyo yung kumagin yung concept. Yun yung concept. Kasi nga, matatagalan tayo if isa-isayin ko pa yan eh. So, kung try natin sa notepad. So, key three is just the exit, then default, the default input kung mali yung input. So, yun lang naman guys. Thank you for watching this video tutorial. So, I hope na may tutunan kayo sa ano. So, yun guys, kung magtataka kayo itong system CLS, this just means na nag-clear. Basta in the next tutorials, makikita nyo kung ano ibig sabihin nito. Pero kung gusto nyo experiment kung ano itong system CLS, parang nag-clear lang naman. Kunyari, kumbaga, itong system CLS, mawawala lang yan, pero the program still continues. Parang mag-clear lang itong mga nakasulat dyan. So, ganun lang naman guys kung nagtataka kayo kung nakita nyo yan. So, matagal ko na kasi itong sinulat eh, sa project namin, kasama to. So, thank you for watching this tutorial, and I hope na may natutunan kayo, and don't forget to subscribe. Thanks! Stocks lang yan, guys!